Paskong Pasko pero hindi magawang magsaya ng pamilya ng 4-taong gulang na batang namatay sa sunog sa Quezon City. Inaalam ngayon kung may kinalaman sa kanyang pagkamatay ang kanyang kalaro. Narito ang unang balita ni James Agustin. Ito na raw ang pinakamalungkot na Pasko para sa pamilya Yapi. Imbes kasi na Noche Buena ang pagsaluhan, ay pinaglalamayan nila ang 4-taong gulang na si John Andre. Natagpo ang wala ng buhay at sunog na sunog ang biktima sa isang bakanteng lote sa Barangay Silangan, Quezon City. Sobrang saklap ng yung pag makita mo yung itsura ng anak mo na ano na. Hindi mo alam kung ano yung sinisigaw niya habang nandun sa kung dinatawag niya yung pangalan namin ng asawa ko. Malambing na anak daw si John Andre na ika-anim sa 7 magkakapatid. Tuwing Pasko, binibilhan sila ng bagong damit ng kanilang ina. Hindi na po niya magagamit kasi wala na po siya. Binila ko siya ng sapatos, tapos ito yung short, ito yung ano yung damit. Tapos meron pa siya dyan ano, isa pang terno na magkaparehas gagamit para palitan niya. Nananawagan ng tulong ang pamilya, lalo't wala raw sila pampalibing. Ang BFP inimbisigahan ng insidente. Sa kuha ng CCTV kita ang biktima ng kasamang isa pang bata. Tila naghahabulan sila papunta sa isang bakanting lote. Ilang sandali pa yung bata na kasama ng biktima na lang ang lumabas at sumilip pa siya sa bakod. Mayroong responding bombero. Hindi mangkita sa CCTV ay may nag-apoy na pala noon sa bakanting lote. Ang batang huling nakita ng kasama ng biktima ay isang manong child with special needs na 11 taong gulang. Apelan ng ina nito, huwag naman agad husgahan ang kanyang anak. Akala ko siguro nila napapalagay din ako sa nangyari. Hindi. Gusto ko man silang kausapin pero natatakot nga ako mamaya bigla ako saktan. Hindi naman natin kasi masasabi na siya talaga yung may kasalanan kasi wala nga po nakakakita. Ito ang unang balita sa Quezon City. James Agustin reporting.